Ngayon ay nasa lesson 3 na tayo ng ating pag-aaral sa subject na Bible Study Method. Ang goal natin sa pag-aaral na ito ay una sa lahat, ang tayo ay mag-grow spiritually at part ng pag-grow natin spiritually ay ang paglago rin sa ating understanding sa salita ng Diyos. Okay? So sa ating lesson 3, tignan naman natin ngayon about moving on from milk to meat in the Word of God. Kung papansinin ninyo sa mga unang lesson na pinag-aaralan natin, nakafocus tayo sa ating spiritual foundation bago tayo pupunta doon sa method ng Bible study, doon sa principles ng interpretation at kung paano natin unawain ang scripture, paano natin ito mai-interpret ng maayos, pero kailangan unahin muna natin ang ating heart, ang position ng ating heart. So, ganito ang sabi ng Bible in 1 Corinthians chapter 3 verses 1 to 3. Dear brothers and sisters, when I was with you, I couldn't talk to you as I would to spiritual people. Nung sinabi ito ni Apostle Paul, ang kanyang kausap mismo ay yung mga matatagal na mga Kristiyano, hindi yung mga baguhan. Okay? Ito yung mga matatagal ng Kristiyano pero hindi man lang sila nagmamature. Ang tatagal na nilang Kristiyano, hindi man lang sila nag-grow spiritually. Still baby pa rin sila. Tandaan ninyo, hindi masama ang pagiging baby Christian kung ikaw ay bagong Kristiyano. Ang problema kung 5 years na, 10 years na, 15 years, 20 years, 30 years, 50 years, 80 years, baby Christian pa rin, delikado yon. Nung ako'y bata-bata, merong isang pelikula akong napanood noon na ang bida ay si Jimmy Santos. Siguro naaalala nyo or napanood nyo na rin ang pelikula na yon. Napanood nyo na ba yon? Yung pinagbidahan ni Jimmy Santos, isipin mo, tangkad-tangkad ng taong ito pagkatapos. Ayun, pabebe pa rin. Kaya yung mga matatagal ng Kristiyano na pabebe pa rin, hindi magandang tingnan. Dito ngayon, si Apostle Paul, sabi niya, dear brothers and sisters, when I was with you, I couldn't talk to you as I would to spiritual people. Ang tawag kasi sa mga nag-grow ay mga spiritual people. Ang tawag sa mga Kristiyanong matagal na hindi nagmamature, carnal, baby, worldly Christians. I had to talk as though you belong to this world or as though you were infants in Christ. Verse 2, I had to feed you with milk. Isipin mo, no, ang tagal-tagal na. Ito rin yung problema ng author ng Hebrews eh. Na ang tatagal nitong mga Kristiyano na kanyang sinulatan, hindi pa rin nila kaya natanggapin ang mga spiritual meat, ang mga medyo mabibigat na mga salita ng Diyos, hindi pa nila matanggap. Kaya parang pabalik-balik na lang sila doon sa dati. Or yung mga pagkaing tinatawag na mga gatas na pagkain, gatas na ng salita ng Diyos. Sabi niya, I had to feed you with milk, not with solid food because you weren't ready for anything stronger and you still aren't ready. For you are still controlled by your sinful nature. Napansin ninyo, ito mga Kristiyano na ito, ito mga matatagal ng mga Kristiyano, sabi ni Apostle Paul, ang kumokontrol pa rin sa inyo ay hindi ang Spirit ng Diyos. Hindi pa rin kayo lumalakad sa Spirit ng Panginoon, kundi kayo'y kontrolado pa rin ng inyong sinful nature. Kayo pa rin ay kontrolado ng inyong flesh. Kaya nga ito yung sinasabi ko sa inyo, ito yung number one talaga na kalaban natin, ang ating sinful nature, ang ating flesh. Everyday ito na pakikipaglaban natin. You are jealous of one another and quarrel with each other. So mapapansin mo, kapag ang isang Kristiyano
eh, baby Christian pa rin, carnal Christian or worldly, nandyan pa rin yung inggitan, nandyan pa rin yung division, nandyan pa rin yung pakikipag-away, pakikipagtalo. Ito ay ilan sa mga senyales ng pagiging carnal Christian. Doesn't that prove you are controlled by your sinful nature? Aren't you living like people of the world? Ang mga infants or mga baby Christian, para silang, itong sinasabi kong baby Christian according sa context, ha, ito yung mga matatagal na mga Kristiyano na baby pa rin. Okay? Kung umakto sila, katulad pa rin ng mga makamundo, sila'y worldly. At yun ang nakakalungkot sa lahat. Bakit hindi nare-represent ang Panginoong Jesus? Sa mga baguhan naman, dapat lamang na mag-start sa tinatawag na spiritual milk. Yun ang sabi ni Peter in 1 Peter chapter 2, verse 1 to 2. Kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan. Ito sa mga baguhan. Ito yung unang talagang itinuturo sa mga bago. Ito sa mga matatagal na, alam na nila ito. Pero ang problema, walang application. So lahat ng mga baguhan na mga mananampalataya, hindi masama at hindi pangit pakinggan na tawagin kayong baby Christian. Pero yung mga 5 years, 10 years na, hindi magandang pakinggan na ikaw pa rin tawaging baby Christian. Pero kung baby Christian ka nga, talagang masakit pa rin kung ikaw ay matagal ng Kristiyano. So ang tanong ko, sa mga matatagal na, sa mga 5 years pataas, halimbawa, 10 years pataas, kayo ba'y baby Christian pa rin? So sa mga baguhan naman, mga ilang buwan pa lang, ito ngayon ang gusto kong maintindihan ninyo. Talikuran ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit at maninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang sa makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan, ang kabuuan. So tuloy-tuloy, ito yung tinatawag na sanctification hanggang sa dumating yung tinatawag nating glorification. Sa mga baguang Kristiyano at sa mga matatagal na mga Kristiyano, gusto kong pag-aralan natin ngayon ito, ang tanong ay how to move from milk to meat. Ilan sa inyo gusto niyang mag-mature? Pakitaas ang kamay. Lahat tayo gusto nating mag-mature, tama? Gusto natin na lumago tayo spiritually. So ang tanong natin, how to move from milk to meat? Tingnan natin ang principles ng Proverbs chapter 2, verse 1 to 5. My child, listen to what I say and treasure my commands. Tune your ears to wisdom and concentrate on understanding. Cry out for insight and ask for understanding. Search for them as you would for silver. Seek them like hidden treasures. Verse 5, then you will understand what it means to fear the Lord. So pag ginawa natin yung verses 1 to verses 4, ito ngayon ang magiging resulta niya. Maiintindihan natin ang pagkatakot sa Panginoon. And you will gain knowledge of God. Papaano tayo mag-move from milk to meat? Number 1, be teachable. Dapat marunong magpaturo. Tignan niyo sa verse 1. My child, listen to what I say. Ang listening, alam niyo hindi yung basta't narinig mo, kundi kailangang makinig. Ang sabi ng Panginoong Isus, every time na siya'y nagtuturo, meron siyang madalas na banggitin sa huli, makinig ang may pandinig. Napakahalaga na ang isang tao, ang isang Kristiyano, para mag-grow siya, unang gagawin niya, dapat siya ay teachable. Ang isang taong teachable, gusto niyang matuto pa. Yung taong hindi teachable, alam niya lahat. Di ba? Alam ko na yan. Kaya ayaw magpaturo. Maraming mga Kristiyano, hindi sila teachable. Wala man lang silang pagdi-desire na mag-aral ng salita ng Panginoon kasi alam na nila lahat. Kasi ang mindset kasi ng marami, Bible lang naman yan, madali lang intindihin. Doon kayo nagkakamali. Kapag sinimulan yung pag-aralan ng Bible, doon yung makikita na talagang hindi pala madali. Meron nung nagsabi sa akin, sabi niya, ang hirap ng aming exam, pero kung Bible lang, ang dali-dali. Wow. Alam niya nung narinig ko, wow, di ba? Bible lang, ang dali-dali. Sabi ko, how come? Naman sabi niya sa akin na,
kung Bible lang yan ang dali-dali. Iisipin ninyo sa mga pag-aaral, sa mga books lang ng mga pastors, sa Christians, alam ninyo, tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral. Ang dami pa rin na dinidiscovery nila dito sa Word ng Panginoon. Kasi nga, marami pa rin tayong hindi alam. Halimbawa, naisip kasi ng iba. Di ba? Lalo na pag yung galing sa ibang church, gusto nila kaagad, meron silang position. Pagkatapos, sabihin mo sa kanila, ang ginagawa sa New Life ay dadaan ka sa process. Nasa isip nilang, bakit pa ako dadaan sa process? Galing naman ako ng Bible school. Nag-aral naman ako ng discipleship. Meron nun lumapit sa akin many years ago. Talagang sabi niya, meron ka bang ibibigay sa akin na position? Sipin nyo, no? Humingi. First time na umattend ng church. Ang hinihingi niya na sa akin kaagad, position sa church. Sabi ko, lahat ng mga miyembro sa New Life ay dumadaan sa proseso. Mag-a-undergo sila sa training track. Sabi niya sa akin, ano ba yung training track na yan? Sabi ko, ang training track, ganito ang level 1, hanggang level 4 pa lang tayo that time. Ganito ang level 1, ganito ang level 2, ganito ang level 3, ganito ang level 4. Ang sagot niya sa akin, napag-aralan ko na yan. Sabi ko sa isip-isip ko, paano niya napag-aralan yun? Kaming gumawa nun. Maraming mga tao, hindi sila talaga teachable. Ang habol nila, position. Gusto nila ng shortcut. Sa maturity, walang shortcut. Sa maturity, hindi rin siya automatic. Kung gusto mo na mag-mature, intentional ito, unang gagawin mo talaga, kailangan matuto kang magpaturo. Kaya nang sabi ng Bible, my child, listen to what I say. Nung sinabi ito ni King Solomon, hindi yung habang may nagtuturo sa iyo, sinasabayan mong magsalita, hindi ganun ang listening. Na yung pakikinig na yun, inuunawa mo yung sinasabi. Kaya nga sinabi ko sa inyo, iba yung napakinggan lang sa nakinig. Yan ang nagiging problema sa marami. Kailangan matuto tayong makinig. Pangalawa, accept the word and integrate it into your life and spirit. Ganito yan. Kapag binabasa mo ang Bible, at parang merong mga hindi ka umaagree, di ba? Minsan nasubukan niyo yun, yung meron kayo binabasa, parang hindi ka umaagree, parang ayaw mo eh, no? Eto, kailangan magpaayos ka, hindi mo babaguhin yung sinasabi ng salita ng Diyos, hindi mo babaguhin yung interpretation, kundi ikaw ay magpapaayos kahit hindi ito umaagree sa'yo, kailangan umagree ka sa sinasabi ng Bible. Nakuha ninyo? Tingnan nyo sabi sa verse 1, and treasure my commands. Dahil alam mong ito'y napakahalaga, yayakapin mo lahat ito. Hindi yung kung ano lang yung gusto mo pag nagbabasa ka ng Bible, pag nag-aaral ka, eh kailangan yakapin mo lahat ito. Hindi yung kung ano lang yung gusto mo. Kaya ngayon yung nagkakaroon ng problema pagdating sa paniniwala ng marami na ang Bible ay naglalaman ng salita ng Diyos. Alam niyo problema roon sa teaching na ang Bible ay naglalaman lang ng salita ng Diyos. Pipiliin mo lang yung gusto mo at sasabihin mo, hindi ito salita ng Diyos, so hindi ko yan tatanggapin. Yun yung problema ng maraming mga namali ng katuruan. Pero kung tinanggap mo na ang Bible ay salita ng Diyos, then alam mo na ang salita ng Diyos ang siyang magtutuwid sa iyo, siyang mag-aayos sa iyo, siyang magre-rebuke sa iyo, siyang magdi-discipline sa iyo, siyang magko-correct sa iyo. Number 3, listen to what God is saying to you through His Word. Ngayon, sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, totoo na mayroon siyang mga specific audience. Nung sumulat si Peter, nung sumulat si John, hindi tayo ang kanilang sinusulatan. Pero sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi siya dapat hanggang logos sa atin, kundi ang logos ay maging rhema sa atin na kung saan inaalaw natin ang Spirit ng Lord na siyang mag-speak sa atin. Yun ang sinabi ng Revelation. Makinig ang may pandinig, pakinggan ang sinasabi ng Espiritu Santo sa mga iglesia. So ang Spirit ng Lord ang siyang mag-i-speak. Ngayon, sa ating pagbabasa ng Bible, open dapat yung heart natin. Hindi lang yung mind natin, kundi maging ang heart natin. Na sa pag-open natin ng ating heart, talagang pag kinoconvict tayo ng Panginoon, kapag nire-rebuke tayo ng Lord, nagpapaayos tayo. Hindi yung sasabihin natin, kasi minsan ganito attitude natin magbasa. Pag binabasa natin, ay, si ganito ito ah. O, diba? Si ganito ito. Nakatingin tayo sa ibang mga tao, hindi natin tinitingnan ito na tayo mismo ang kausap ng Diyos.
Ano ang sabi ng Bible? Verse 2. Tune your ears to wisdom and concentrate on understanding. So, napakalaga talaga na pag sa iyong pag-aaral ng salita ng Lord, hindi lang hanggang sa head knowledge siya. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo, kailangan mag-move tayo from gnosis to epignosis. Kasi pag gnosis lang, pag sinabi nating gnosis, knowledge. Ang pag sinabi naman nating epignosis, sa English ha, knowledge pa rin. Pero anong kaibahan nito? Pag sinabi kasi nating gnosis, hanggang dito lang. Pag sinabi naman nating epignosis, experiential knowledge. Kaya kung ang ginagawa lang natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, basta't mag-gain lang tayo ng understanding, makuha lang natin ito, yumayabang ka. Pero kung ang salita ng Diyos ay hindi lang siya hanggang gnosis, ito'y maging epignosis, sasabihin ko sa iyo, ito'y magre-resulta ng transformation. Kaya kung sa pag-aaral ng salita ng Diyos, walang transformation sa buhay mo, then mali ang way ng pag-aaral mo. Mali ang position ng heart mo. Dahil ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ito ay nagdadala sa atin sa transformation. Dahil ang pag-aaral natin ay hindi hanggang information. Ang pag-aaral ng Bible ay magre-resulta ng transformation sa buhay ng nag-aaral. And last, search. Ano ang sabi ng salita ng Panginoon? Verse 3 to 4. Cry out for insight and ask for understanding. Search for them as you would for silver. Seek them like hidden treasure. Ang tinuturo ng Bible na kung paanong yung paghahanap mo ng pilak, ganun din dapat ang pagsesearch mo, yung pagdidesire mo na hanapin ang salita ng Diyos, na maunawaan ang salita ng Diyos, na ito'y ikinumpara sa isang hidden treasure. Alam niyo, habang pinag-aaralan ninyo ang salita ng Diyos, talagang pag meron kang nadiskubre, iba yung joy. Iba talaga yung joy mo habang nadidiskubre mo ang salita ng Panginoon. Ngayon, minsan napapaisip tayo, bakit kaya maraming mga Kristiyano, hindi pa rin nila, hindi ganun yung kanilang understanding. Ang tagal ng mga Christians, bakit hindi pa rin ganun, hindi man lang nagmamature sa knowledge. Sabi ko nga sa inyo, yun din ang problema ng author ng Hebrews nung siya ay sumulat sa mga scattered Christian. Ganito ang sabi niya sa verse 11 ng chapter 5. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo, sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Parang ang sakit niya magsalita, ano? Tama ba? Parang ang sakit niyang magsalita. Yung sinabi niyang, napakabagal ninyong umunawa. Mayroong mga dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano mabagal na maunawaan ang salita ng Diyos. Unang dahilan dyan, hindi nila alam kung paano pag-aralan ng Bible. Kaya nga, yung ginawa ko sa inyo, yung ipinangako ko, ewan ko kung natanggap na ninyo yon. Yung study Bible. Katanggap na ba kayo no, ng mga study Bibles na sinend ko? Pakitaas ang kamay, lahat ng meron ng copy noon. Mga study Bibles, Old and New Testament survey, mga commentary, Bible dictionary, Bible encyclopedia, Bible atlas. Pakitaas ang kamay, lahat ng mga meron ng kopya, pakitaas nga po ang kamay, lahat. Ako, marami pang wala. Isa kasi sa mga dahilan kaya hindi ganun yung understanding na marami mga Kristiyano, dahil yun nga, hindi nila alam kung paano. Kaya nga part kasi ito sa aking pagtuturo sa inyo sa Bible study method, ang kailangan kasi talaga sa pag-aaral, kailangan natin ng commentary, kailangan natin ng Bible atlas, kailangan natin ng Bible dictionary, kailangan natin ng encyclopedia, kailangan natin ng mga study Bible, kailangan natin ng, lalo na kung pag-aaralan mo book by book, meron tayong Old Testament survey, meron tayong New Testament survey, from Genesis to Revelation na yon, kompleto yon. Kaya mas madali mo na siya. Kunyari, pag-aaralan mo ngayon Genesis. So, nandun na lahat. Pati yung mga commentary, nandun na rin lahat. Ginawa na natin ng paraan. Kaya tulungan nyo ako mga leaders, mga network leaders and pastors na nanonood. Ibigay ninyo sa inyong mga, sa mga leaders na under sa inyo para makapag-aral din naman yung mga kapatid natin ng salita ng Panginoon. So, hindi lamang yun sa hindi nila alam kung paano gawin. Wala silang material. Pangalawa na problema ay walang nagmo-motivate sa kanila. Kailangan kasing merong mag-motivate sa atin, tama ba? Kaya nga ito yung goal natin para ma-motivate tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. At lagi ko kayong pinapaalalahan ang patungkol rito. At kayo'y aming pinupush na talagang mag-aral ng salita ng Diyos.
Pangatlo na dahilan, kaya yung iba mahina, mabagal yung understanding nila sa salita ng Panginoon dahil sila'y tamad. Ayun, minomotivate na, nandun na lahat ng materials, pero tinatamad pa rin. Ay kahit anong gawin mo talaga roon, kahit ba ibigay mo lahat ng kailangan niya, kung tamad ang isang tao, wala rin. Display lamang yung mga yon. Yung mga materials na yun, magiging display lang yon. Walang kwenta yon kung hindi gagamitin. Kaya, kailangan maging masigasig, nandun ang disiplina sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Laging i-search natin. Sabihin ko sa inyo, pag sinimulan nyo mag-aral, makikita ninyong ang dami pa palang hindi ninyo alam sa salita ng Diyos. Verse 12 ng Hebrews chapter 5. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. O isipin ninyo, no? Na sinasabi ng author, sa tagal na ninyong yan, eh, dapat mga teachers na kayo, eh. Alam na ninyong magturo. Ang hirap ata ng ganon. Yung matagal ka na, tapos hindi ka pa, hindi mo kayang mag-explain ng word ng Panginoon, nandun nga lang yun sa tatlo na sinabi ko. Maaring hindi mo pa alam kasi kung paano yung dapat gawin, paano pag-aaral, or kulang sa motivation, or tamad. Pero ginawa na namin, actually, binigay na namin itong unang dalawa na binanggit ko, tinuturo namin sa inyo kung paano, at binigay na namin ang mga materials, binomotivate namin kayo lagi. Kayo naman, gawin na ninyo yung part nyo. Doon sa pangatlo, huwag sanang maging tamad. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Na sinasabi niya, parang balik pa tayo ulit sa grade 1. Sa elementary teachings, makikita nyo yun sa Hebrews chapter 6. Yung elementary teachings na yun. Eh yung iba, hirap na hirap na nga maintindihan yung elementary teachings eh. Bakit hirap na hirap? Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Babalik tayo sa una. Teachable ba yan? Sunod, dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Verse 13, ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katwiran. Konti pa lang ang alam niya. Kaya nga sa maturity talaga, ang isang lumalagong Kristiyano kasama sa kanyang paglago ay ang kanyang understanding sa salita ng Diyos. Pero kung lumalago ka lang sa understanding ng salita ng Diyos at ugali mo, ugaling makamundo pa rin, delikado yon. Worldly Christian pa rin yon. Kasama sa paglagong spiritual ay ang paglagong sa understanding sa salita ng Diyos. Huwag niyo rin sabihin sa akin na napakalago niya na spiritually pero wala siyang alam sa Bible, ay hindi totoo yon. Walang sinabi ang Bible na maraming malalagong Kristiyano, pero mahina understanding sa Bible, hindi totoo yun. Kasi ang talagang lumalago na Kristiyano kasama sa paglago niya ay ang kanyang understanding sa salita ng Diyos. Verse 14, ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang. Ito, mga maturing Christian, at marunong nang kumilala ng mabuti at masama. Kasi sa baby Christian, di ba, sa 1 Peter chapter 2, tinuturo pa lang sa kanila yung na talikuran ang mga masasamang gawain, ang mga pagkaingit. Ayun, yun yung tinuturo sa kanila. Ngayon, pag ikaw ay maturing Christian, alam mo na kung ano yung mga mali, yung mga bagay na hindi dapat gawin ng isang mananampalataya. Kasi nga, ang goal niya na ngayon, eto, ang bigyan niya ng kaluguran ang Diyos. At sabihin ko sa inyo, habang nag-aaral ka ng salita ng Diyos, lalong naitutulak kang lumapit lalo sa Panginoon. Pero kung sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ka naitutulak papalapit sa Lord, mali yung motibo ng pag-aaral. Kaya nga, inuuna natin, ini-establish natin ang ating spiritual na kalalagayan bago tayo pupunta sa tinatawag na head knowledge.